What's up mga meme? It's me Rico Morian. Welcome back to my channel. Kayo po ba ha mga meme nagbabalak na magtayo ng mga bagong mga negosyo, mga tindahan o kung kayo po'y may mga ibebenta? Ako, alam niyo po ba ha mga meme na meron mga sinasabing mga paniniwala ang ating mga matatandang mga inuno na mga pamahiin na may kaugnayan po sa pagtitinda para kayo po ha mga meme swertihin at para lumaki po ang inyong pong mga kita. Ah, talaga ba? Ano yan? At yan na nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung mga sinasabing mga paniniwalang yan at mga pamahiin na pwede po nating maging gabay. Para po tayo ha mga meme, makasumpong naman ng mga kaswertehan na yan para tayo ay bumenta ng marami at tayo kumita ng malaki sa mga negosyong itatayo natin. Diba ka? Oo, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po ang mga usapin na may kaugnayan po dito, ay panoon nyo lamang po ang video kong ito. O, siya go mga meme! Ah? Oh, so yun na nga po ha mga meme, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga po ha mga meme, pag-uusapan naman po natin ngayon yung mga sinasabing mga paniniwala at mga pamahiin tungkol po sa pagbebenta ha mga meme. Napaari po nating magamit o maging gabay para po talaga tayo po ha mga meme makasumpong ng mga sinasabing mga kaswertehan na yan sa ating buhay, sa ating pagtitinda ha mga meme. Kasi alam nyo po ba ha mga meme na may mga sinasabi pong mga pamahiin na dapat po natin gawin. Kung limbawa kayo po ha mga meme, mag-umpisa po ng mga bagong negosyo o kayo po magbubukas sa mga bagong tindahan ha mga meme, kung kayo nga po ay magtitinda. Ah, talaga ba? Ano-ano yung mga yan? Yun na nga po. At meron po tayong walo ha mga meme sa mga sinasabing mga prominenteng mga pamahiin na yan o paniniwala ng ating matatandang mga inuno na para tayo po ha mga meme, yun na nga, makasumpong naman at maka-attract ng mga sinasabing mga positibong enerhiya na magpapadaloy sa atin ng walang humpay na kaswertihan sa pagbebenta. O so yun po ha mga meme, kaya wala nang masyadong chika talaki sa mga meme, umpisahan na natin ito. At yun na nga, ako nga po ha mga meme, may i-share sa inyong walo na mga sinasabing gabay na yan o mga pamahiin na dapat daw po isundin po natin kung tayo daw po ay magbubukas ng mga bagong mga tindahan o kung kayo po ha mga meme ay nagbebenta na. Ano-ano yung mga yan? Number one ha mga meme, yung unang benta po ha mga meme, pinaniniwalaan na napakaswerte yan. Yan, huwag nyo pong gagastusin yan ha mga meme. Halimbawa, kayo po'y bagong bukas ng business po ninyo. Yan, kahit ano pong klaseng negosyo ha mga meme, applicable po ito. Halimbawa, kayo po'y may mga ano, boutique, mga shop, mga sari-sari store ha mga meme, mga pharmacy, yan, ganyan. Mga ano ba, tindahan ng mga kung ano-ano. Yung mga essential sa mga meme, mga tindahan ng mga manok, isda, baboy, karne, gulay ha mga meme. Basta lahat po ng klase po na ibinebenta, kahit mga hardware ha mga meme, pwede po yan. Yung una pong benta po ninyo ha mga meme, halimbawa kayo po'y bagong bukas lang, grand opening po ninyo ha mga meme, abatan niyo po ito. Yung una pong bibili po sa inyo ha mga meme, yung unang ibabayad sa inyo sa tindahan niyo ha mga meme, itatago niyo po yan. At yan po ang gagawin niyo pong pampaswerte o taong bahay ha mga meme dyan sa mga tindahan po ninyo. Kasi yung mga sinasabing mga unang bentang yan ha mga meme ay pinaniniwalaan na napakainam gamitin na good luck charm ha mga meme o pampaswerte sa pagbebenta. Yan po kasi ha mga meme, mga unang bentang yan ang aakit ng mas marami pang kasama niya para kayo po ha mga meme ay magkaroon ng mas maraming benta. Ah, kaya yabatan niyo po ha mga meme, yung una pong benta po ninyo, huwag niyo pong gagastusin yan. Itago nyo po yan ha mga meme. So yun po ang ating number 1. At ang ating pong number 2 ha mga meme, kung bawa naman po kayo po ha mga meme, mga existing na mga tindahan na o mga businesses ha mga meme, tapos kayo po yung tuwing umaga yung nagbubukas, yung nagsasara kayo sa gabi tapos umaga nagbubukas kayo. Yan, kung kayo po ha mga meme magbubukas sa mga tindahan nyo po sa umaga, ang mainam na mainam daw po na ihakbang po natin muna papasok sa ating mga tindahan ay ang ating mga kaliwang paa. Kasi yung pinaniniwala ng ating matatandang mga inuno na maghihikayat yan ng mga positibong enerhiya na yun na nga, magbibigay sa atin ng mas maraming benta sa maghapon. Paano pagkanan?
Hindi po, kaliwa po dapat ha mga meme ang una nyo pong iakbang. Kasi yung pipaniniwala nga ng ating matatandang maninuno ayon sa pamahiin. At ang ating pong pangatlo ha mga meme, ito po yung pinaka-importante. Halimbawa kayo daw po ha mga meme ay magbubukas ng mga tindahan nyo sa umaga. Dapat po kayo po ha mga meme ay may mga positibong mga outlook ha mga meme. Dapat po huwag kayong sisimangot. Dapat po ringiti kayo lagi ha mga meme. Dapat masaya po kayo pag nagbukas kayo ng mga tindahan nyo sa umaga. Dapat yung mga negative energy tatanggalin nyo po ha mga meme sa mga katawan po ninyo, para hindi nyo malahidan yung mga paninda po ninyo, para kayo po ay bebenta ng mas marami. Kasi alam nyo po ha mga meme, kapag kaganyan ang ginawa nyo, inumpusan nyo po yung araw nyo ng pagbebenta, na kayo po yung galit at kayo po yung mainit ng ulo. Nako, kayo po yung hindi bebenta ng maganda dyan ha mga meme, at kayo mamalasin dyan maghapon. Napakatumal nyan ha mga meme. Ah, talaga ba? Opo. At ang apat to ha mga meme, ang paniniwala sa pamahiin ng buena mano. Ah, ano yan? Yun nga po ha mga meme, nako, positibo-positibo po yan. Yan po yung matandang paniniwala ha mga meme sa pagbebenta. Na kapag kakay po ha mga meme na buena manuhan sa umaga, dapat daw po ha mga meme, i-chant nyo po ito. Sabihin nyo po ito ha mga meme. Labaw, may unang bumili sa inyo, sasabihin nyo po ito ha mga meme. O, buena mano, ubos, said na kulang pa. Yan, ganyan po ha mga meme. Para sasabihin nyo po, yung lahat ng paninda po ninyo ay mauubos yan sa buong maghapon, at yan walang matitira. At ang pang-apat po ha mga meme, ang paniniwala pamahiin tungkol po sa buena mano. Buena mano? Opo, ito po yung sinasabi ng mga matatandang mga ninuno, na kapag halimbawa kayo po may mga unang mga kliyento o parokyano na unang bumili sa inyo, dapat daw po ha mga meme, i-chant nyo po ito. I-inform nyo po yung inyong mga customer ha mga meme na buena mano po siya. Tapos sasabihin nyo po sa kanya na buena mano ka, o buena mano, o boss, said na kulang pa. Yan, para yung mga paninda nyo ay talaga mauubos. Diba? Kasi mayroong mga maaalat kasi bumili eh. May ganyan kasi na pag bumili eh napakaalat. Yung pagkasya ang nabuhin na manuhan nyo. Nako eh, ang tuman-tuman ng benta. May ganyan po ha mga meme, nakakabuisit yung ganun. Kaya ako po ha mga meme, personally po, ako po maganda po ako magbuhin na mano. Kasi sabi nga daw po yung mga matatakaw daw po, masibang kumain, tapos yung daw po malilibog, yan daw po yung magandang magbuhin na mano. Kasi tsak na tsak, ubus ang paninda po ninyo. Ba't napunta tayo sa malibog? Nako, totoo po yan ha mga meme, yung kasabihin po na kasi matatanda yan. Kapag sabi ni, ay magbubuhay naman ka, ano, matakaw ka ba, malibog ka ba? Are you crazy? Are you out of your mind? Opo, totoo po kasi yan ha mga meme, kaya sasabihin niyo po yan. Kapag ka may unang bibili sa inyo o unang parokyano nyo sa umaga, sasabihin niyo ito, o buhay naman o ubos, said na kulang pa. Oh, so ganun po ha mga meme. Pagkatapos po ha mga meme, ang panglima, yung pong pera po ha mga meme na ibinayad sa inyo, yung unang benta po ninyo, yun naman po ha mga meme, ipapagpagpagpag po ninyo doon sa mga paninda po ninyo. Tama, gulay-gulay nga, mga prutas, ganyan, mga isda. O po ha mga meme, ganun po. Yung pong unang benta nyo po ha mga meme, kahit magkano po yan, bawa 100 o 200, 500, 1,000 ha mga meme, kunin nyo po yan, tapos ipagpagpagpag nyo po yan sa mga paninda nyo. Halimbawa, may madami itang kayo o may grocery, sari-sari store sa mga meme. Yan po ang gagawin po ninyo. Ipapagpag nyo yan para malahiran yung mga paninda po ninyo ng positive energy nung unang benta nyo. Para lahat po sila eh, masasamang mauubo sa buong mag-apon. 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 Ako lalo na ako ha. Mag-apon na yung sasabi ko dito. Oo, so yun po ha mga meme, ang ating panglima. At ang sapa po ha mga meme, eto, naniniwala ba kayo dito? Kasi sabi po na matatanda ha mga meme, yung mga paniniwala nila na kapag kaunang araw po ng Linggo, halimbawa Lunes daw po ha mga meme, ngayon daw po kung kayo naman daw po ay magsusuot naman daw po ng mga damit na kulay pula. Kasi swerte po kasi ang mga pula ha mga meme sa pagbebenta. Kumbaga ba sa mga Chinese mga communities natin, mga kapatid natin ng mga Incheck, di ba't sila po naniniwala sa mga pula? Nagpapaswerte yan ha mga meme sa pagbebenta, sa pagdinegosyo. Kaya mainam na mainam po. Katulad ko po ha mga meme, ginagawa ko talaga yan. Ako po ay nagsusuot talaga ng mga kulay pulang damit kapag kalunis. Ah, kaya mas maganda po kung halimbawa ang mga uniform po ng mga tauhan po ninyo ay kulay pula, kasi swerte po yan sa pagbebenta. Opo ha mga meme, kaya subukan nyo po yan ang pagsusuot po ha mga meme ng mga damit na pula sa pagbebenta. At ang ating pong pangpito ha mga meme, halimbawa kayo mo po maglilinis po ha mga meme ng matindahan po ninyo, iwasan nyo po ha mga meme yung pagwawalis po na itataboy nyo po ang mga kalat o yung mga pinagwalisan po ninyo palabas po ng pintuan po ninyo. Kasi kapag kaganyan po ha mga meme, parang pinalala
ilalabas na po natin yung mga benta natin at kita natin o parang itinataboy daw po natin yung ating mga kliyente at mga parokyano. Kaya iwasan niyo po yan ha mga meme. Ang pagwawalis po, napalabas po ng ating tindahan. At ang panghuli po ha mga meme, syempre yung pinaka-importante sa lahat nga po, dapat po tayo po ay positive lagi. Dapat po ha mga meme, mag-spread po tayo ng goodbye sa mga kliyente natin, mga parokyano natin. Yan, iwasan niyo po ha mga meme pagsimangot. Yan yung lagi na lamang kayo nagmamarakulyo. Negative po yan ha mga meme, tapos lagi kayong galit. Yun nga sabi ko nga sa inyo, iwasan yung pagmumura-mura. Kahit pa kayo yung mga sinasabing mga boss o kahit kayo yung may ari ng mga businesses, iwasan nyo kasi negative nga po yan eh. Kapag kayo lagi lang nakasinghal sa mga staff ninyo, sa mga tauhan po ninyo, lagi kayong nagmamarakulyo, nagbubusit kayo, eh ganyan talaga mangyayari. Mabubusit talaga mga panda nyo, mabubusit ang mga negosyo nyo ha mga meme. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Kaya subukan nyo po yan. Gawin nyo rin po yan ha mga meme, kasi wala nang bumawala sa atin kung yan naman po yung ating susundin at ipapractice din sa ating mga tindahan o mga negosyo natin ha mga meme. Kasi malay nyo, yan po makatulong po sa atin para ma-imbibe naman po natin yung mga positivity, para naman po tayo ay kumita at kumenta po ng malaki, hindi baga. So yun po ha mga meme, sana po may napulutan na kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. And I like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Fresh pa ba kayo? Ako fresh na fresh ako. Ewan ko sa inyo.